Yeah, magandang tanghali mga kababayan. Kaya ron si B-Vlog po at mag-update po dito sa Manila Bay Rehabilitation. And as of now, narito na po yung mga trabahador, no? At nag-markings na po sila rito. Ito po yung area na kung saan ay itatayo po yung public comfort room po dito along Bay Walk. So every outfall, may mga comfort room po na ilalagay. So may tatlong comfort room po na gagawin dito along Bay Walk, no, sa kahabaan nito. At hanggang doon sa may papuntang Manila Yacht Club, no, malalagyan po yun ang comfort room. So in total po tatlo po yung gagawin. Meron dito sa unahan, sa gitna at saka sa dulo. No, kasi yan, layo rin po nito, 1.7 km no, kung lalakarin nyo po. So ito na po, I think dito sila mag-uumpisa ng pag-construction dito po sa ano, sa area malapit dito sa Padre Paura Outfall. And nung nakaraan po na ipakita po sa atin ano yung design ng comfort room na gagawin po dito with the engineer ng contractor, no, pinakita po sa amin. So ito po mga kababayan ang Padre Paura Outfall. Nalagyan na rin po ng mga bicycle rack tapos sasabitan po ng halaman dyan, pero dadagdagan pa po na meron pa rito yung area, extend pa yan. Tapos pagka nalinis na po lahat ito, nahakot na rin mga basura, naitayo na yung comfort room. Maangat na rin tong ganda nito. Ayan po, may mga markings na sila, no? May mga kinakabit na sila, mga tali-tali dyan. Malaki rin po ito mga kababayan. I think 20 meters by 9 meters no, yung naibigay sa ating ano, info ni engineer. At ang ganda po ng pinakita sa atin na design ng public comfort room. Kaya excited na rin po tayo mga kababayan. Ang lawak na po rito. So may ito na po yung ginagawa rito, pagtatanggal ng mga boulders dyan, no, mga bato dyan sa gilid ng seawall. So ayan na, medyo malawak-lawak na rin po yung kanilang natanggalan, ano. At kasalukuyang nagtatambak pa rin po dito, naka break time lang sila ngayon eh. So once again, ito po yung Padre Paura Outfall. And ito po yung area ng paglalagyan ng comfort room. Tapos yung mga ano, I think primer lang yata ito, no, yung nakapintura dyan. Pipinturahan pa ito yung mga bicycle rack. Alam po tayo, tingnan po natin yung ano, yung nasimento nila rito, no? So ito po yung outfall na pagduduktungan, no, nitong HDPE pipe. Yan po, no. So meron pang steel pipe na iduduktong diyan.
shoot dito sa butas. Actually may butas to, no. And binuhusan na rin to ng semento, pero meron diyang open kasya para sa steel pipe. Okay. Ayun na po yung tatabon ng buhangin, ano. Ayun na po. Malapit na sila sa station 240 at buti na lang po ay nasemento na rin yung area doon ng Tagas na na-record po natin sa DNR. And dito naman ito, tatuluyan na pong naisara dito ay yung isang lagusan dito, no, o outfall. Ayan, so yan po yung dinisign kasi dalawa ang lagusan dito. So napagplanuhan po with Secretary Roy Simato na isarado na po yung isa. Tapos ito po yung itsura ngayon, ano, ng phase 1. Ayan, ang pagtatanggal po nila dyan ng mga bato. Ayan, na malapit na nila matanggal lahat na. Natin yung ano, yung natatampak nila ng buhangin dito. Dito lang tayo. Yung area ng Dolomite Sand. Okay, dito naman po sa may area, no, ng Dolomite Sand. Kung saan dito malapit tayo sa US Embassy. At abalang-abala na rin po dyan, ano. Ito na po mga kababayan, naririto tayo ngayon sa area ng Dolomite Sand. Ano. So abalang-abala dito ngayon. Ano. Yung mga malalaking bato, dito po nilagay. No, yung mga tinanggal dyan sa may seawall. Dito po yung seawall. Ah. Yan doon lamang po. Malapit sa Padre Paura Outfall. Ay dito po nila ipinuwesto. Yan, no. Tapos yung drainage. Ayan na po yung progress sa drainage, oh. Close up natin, ah. Dami po mga bato, no? Yan, lalaki. Di lang po natin sure kung pansamantala lang ba yan or dyan na ba talaga ilalagay or
ibabalik pa ba ulit yan. So, update lamang po tayo. Ayan, basta yan po, naibabahagi lang po namin sa inyo. Itong mga kaganapan dito.